Amen. Ngayon ay February 28, 2017 at ito po ang mabuting balita para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Marcos. Papuri po sa iyo, Panginoon. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-usig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na mauhuli at maraming nauhuli ang mauna." Kapatid, tunay na ang pagsunod sa Panginoon ay magkakaroon tayo ng maraming sakripisyo. Ang ating mga pamilya, maaaring tayo ay kulang, pero nangyayari ang Panginoon Diyos at ang mga tunay na nagkaloob ng kanilang sarili ng buong buo ay ang ating mga kaparian, ang mga madre, ang mga relihiyoso, at tayo naman po mga pangkaraniwang mananampalataya sa loob ng simbahan, tayo mga layman ay nakakagawa rin ng mga bagay na ito. Mayroon po tayo mga panahon na nag-iiwan ang ating mga gawain, pagkat pinahalagahan natin ay ang mga gawain na upukol para sa pananampalataya. Kaya darating din ang pagkakataon na minsan ay nasakripisyo natin ang ating halang buhay. Ang ating pamilya, minsan ay nagagawa rin natin iiwan at samantala ang ating tahanan alang-alang sa gawain ng mabuting balita. Kagaya po kami, kami po ay mga katekista, dumarating po yung panahon na yon na kailangan namin pansamantalang lisanin ang ating tahanan. Subalit, naroon lagi ang kamay ng Panginoon. Siya namang nag-iingat at nagpapala sa aming mga pamilya. At napakasarap na makapaglingkod sa Panginoon. At naranasan ko ang pagkilos ng kamay ng Panginoon, bagamat ako ay sabihin natin kasi na nasakripisyo nga ang halang buhay, maraming pagkakataon. May mga halang buhay akong dapat gawin sa araw na ito, hindi ko nagampanan. Dahil doon, yung salapin dapat ko kitain sa araw na yon, hindi ko kinita. Pero ang iba yung pag-alakan at kaligayahan na nasa puso ko, dahil sa pagtupad ko sa kalooban ng Diyos, ay higit na mas malaking kagalakan ang naitutunan ito sa aking buhay. At hindi ganun-ganun lamang ang maglingkod sa Panginoon. Kagaya na sinasabi dito sa ating pagbasa, mayroong mga darating na pagsubok. Kalakip ng gawain ito ay ang mga pag-uusig. At sa pag-uusig niya, hindi naman ibig sabihin niya ang mga kapatid ay mga taong sa atin ay laging umuusig. Ito ay pinatutungkol din naman sa mga dumaraan na pagsubok na maramdanasin na isang taong naglilingkod sa Panginoon. Subalit, buo ang aking pag-asa sa mga pagsubok na dumaraan ito, ang Diyos mismo ang tutulong sa akin. Pagkat sinasabi nga sa Salmo 37, ang ganitong salita, "Sa Diyos mahanapin ang kaligayahan at ang pangarap ng iyong puso."